Hello! Good day mga ka-Servant Explorers! My name is Lujin and welcome sa panibago nating episode dito sa ating channel. For this video mga ka-Servant Explorers, mga kabayan, pag-uusapan natin ang 2024 investment. While working abroad or habang tayo ay nagtatrabaho, ano nga ba yung pwede nating gawin? Additional income, additional investment. So ano ba yung kailangan natin i-invest or pagtuunan ng pansin when it comes to financial investment? So meron akong mga list and meron akong mga tips, okay? Ano yung mga bagay na sa tingin ko ay dapat tutukan natin for this year? So pag sinabi natin na investment, dapat ito ay nag-generate ng income. May balik sa atin. And for this year, dapat pagtutukan natin at pagtuunan natin ng pansin. It doesn't matter, mga kabayan, kung gaano ito kalaki or kung gaano ito kaliit. As much as possible, maging disiplina tayo sa ating sarili and matuto tayo sa mga gagawin natin. Number one, napaka-importante din itong investment na to. Mag-invest tayo sa life insurance, okay? So yung mga life insurance, yung may mga critical illness insurance na nag-o-offer ng mga mutual fund. Ayan. So dapat ngayon pa lang umpisahan na natin na mag-invest, mag-ipon, mag-save, maglagay ng pera every month or every quarter or every 6 months. Nang sa ganon, in case of emergency, meron tayong magagamit. So maraming mga company, maraming mga insurance company na nagbibigay ng magandang offer about life insurance. So, ang napakaganda nun, isa sa magandang natutunan ko is yung mutual fund. So, yung mutual fund, mag-i-invest sila sa stock market. Pero hindi ikaw yung gagawa nun. May mga tao na expert kung saan nila ilalagay or invest yung iyong mga in-invest na pera. So, I believe mga kapatid, dapat sa taon na ito, pagtuunan natin ng pansin or mag-invest tayo. Kasi malay mo, pag-uwi natin ng Pilipinas, kailangan natin, or maski kahit nasa abroad tayo, kailangan natin ng insurance. And nang sa ganon, in case of emergency, meron tayo, or we are confident na meron tayong mahuhugot at meron tayong insurance na sasalo sa atin. When it comes to emergency, mga kabayan, alam natin na insured tayo at hindi tayo mamumroblema in terms of financial. Mag-invest sa life insurance or critical illness, at the same time, meron niyang tinatawag na mutual fund. Number two, dapat ayusin natin yung ating SSS membership. Ang SSS membership, mga kabayan, pag edad natin ng 60 or during our retirement, magkakaroon tayo ng pension. Okay, so marami sa ating mga kabayan na hindi ito binibigyan ng pansin or hindi naghuhulog monthly. However, I strongly suggest na ngayon pa lang umpisahan na natin para pag edad natin ng 60 or mag-retire na tayo, umuwi tayo sa Pilipinas or saang bansa man tayo mag-migrate, merong dagdag na income tayong makukuha. Ayan, so mag-invest sa SSS. So napaka-safe po nun kasi it's run by the government, okay? Sa government po siya, and I believe na proven na po yan mula pa ng mga ilang years na. So, SSS, mag-invest tayo sa SSS. Nang sa ganon, pagdating ng panahon or ng araw na magre-retire tayo, may magagamit tayo. Pwede rin tayo mag-loan using our SSS. Ayan. Additional investment, lupa. Ayan. Mag-acquire ng lupa, bumili ng lupa sa Pilipinas habang tayo ay nasa abroad. Okay? Ang value ng lupa, mga kabayan, ay hindi po nagde-depreciate, meaning hindi po siya bumababa. Pag nag-invest tayo sa lupa, ay magkakaroon siya ng yearly appreciation. Okay? So, binili natin sa amount na to after 1 year, 2 years, 5 years. Okay? 5 years minimum, malaki na po ang value ng lupa na yan. I strongly suggest na mag-invest din tayo, bumili tayo ng lupa. May mga, or it's either residential lot or farm lot. Kahit hindi pa natin ito masikaso, lagyan lang natin ng bakod
and we'll make sure legit itong pagbibilihan natin, okay? May title and naka-register at legit ito, okay? So, mga kabayan, pagdating ng panahon, pagdating ng araw, mapapakinabangan natin ito. Pagtatayuan natin ng bahay or ng pwede nating ibenta, okay? Kasi after some time, yung value nito ay tumataas. Sunod na investment, magtayo tayo ng negosyo sa Pilipinas. Kung kaya natin, meron tayong enough na budget, okay? Huwag tayong magmadali, hindi kailangan na malaki. Pwedeng sari-sari store yan. Ang point is, maturuan natin yung ating sarili na magkaroon ng investment. Matuto tayo about the market. So kahit sari-sari store man yan, basta may tao tayo na mapag-iwanan or mapagkakatiwalaan, so pwede na tayong mag-umpisa. Nang sa ganun, if ever na ready na kayong mag-for good sa Pilipinas, okay, mag-for good sa Pilipinas, ay magagamit natin ito, yung ating natutunan. I suggest, we need to start small. Hindi kailangan na million-million agad yung ating i-invest or itayo sa Pilipinas. Depende. Kung meron kayong enough budget, then well and good. Go for it, mga kabayan. Pero kung limited lang din at feeling natin napaka-risky, okay lang po na maging safe. Okay lang po na dito tayo in a safer side. So invest small and start small, but think big, mga kabayan. Papalaguin natin ito. And the important thing is may matutunan tayo when it comes to that experience. Ayan. So mag-invest ng negosyo, sari-sari store, or kahit anong negosyo na naisip ninyo ngayon, pwede na tayong mag-umpisa. Kasi ang importante, it's yung ating lesson na matutunan. Ang kasunod, mga kabayan, we need to invest to a new skill. Dapat may mga bago tayong skills na matutunan for this year. It's either video editing, mag-aral tayo ng vlogging, mag-aral tayo ng mga reels, something na income generating, or mag-aral tayo kung ano yung gusto natin na mga we are passionate about. Like for example, ngayon usong-uso na sa Pilipinas or napaka-in-demand na yung solar panel installation and maintenance. So pwede tayong mag-aral habang nasa abroad. Additional knowledge din yan. Computer skills, mga design, okay? Kahit ano yung mga bagong skills, photography, videography, yan, pag-aralan natin. So mag-invest tayo ng pera, after some time, magagamit natin, mali-leverage natin yan pagdating ng panahon. So malay nyo, magtayo kayo. Kung passion nyo is photography, magkakaroon kayo ng ibang mga racket, mga side hustle, ibang mga pagkakakitaan. So, napakaganda talaga. I really recommend na magkaroon tayo ng mga bagong skills. Pwede rin tayo for this year, pwede rin tayo mag-invest sa stocks, okay? Sa stock market. I suggest na magkaroon tayo ng long-term investment sa stock. So, matatawag natin passive income din yan. Ayan. So, ang daming mga tutorial ngayon sa YouTube na lumalabas na paano mag-invest sa stock market. Napakaganda po na mag-invest sa stock market. Hindi lamang po sa kikita tayo per share. Okay? Kikita tayo sa value ng stocks, kundi may tinatawag din sila na dividend per year. So, pag sinasabi nating dividend, parang commission mo sa in-invest mo doon sa stock market. So, for example, yung iba, nagbibigay sila ng dividend 5%. So, kung meron kang or nag-invest ka ng 100,000, ang 5% po nun ay nasa 5,000 pesos per year. So, dagdag income na rin yun. So, kung nag-invest tayo ng 1 million, meron kang 50,000 pesos for that year. So, ganda ng stocks, and I suggest na pag-aralan natin mabuti, ang daming tutorial ngayon, huwag tayong maging impulsive in buying stocks. Dapat alam natin yung ating pag-iinvestan din. So, yun yung mga investment na sinasuggest ko for this year, 2024. So, hindi tayo dapat ma-pressure sa or magmadali kung ano yung mga nakikita natin ngayon. Hindi tayo dapat magmadali na umuwi sa Pilipinas or magpunta ng ibang bansa. We need to focus, set our goals, set our plans, pray for it. Napaka-importante yung pagdadasal, mga kabayan, kasi ito yung
alam naman natin na si Lord yung gumagabay sa atin, okay? So, yun yung mga nakalist na pwede nating i-invest for this 2024. Kung may alam kayo or kung may ma-suggest pa kayo, pwede kayong mag-comment sa comment section, okay, mga kabayan, para ma-share at makatulong din sa ating ibang mga kabayan nang sa ganun ay malaman din natin kung ano pa yung iba. So kung meron kayong gustong i-suggest, i-share nyo lang, i-comment nyo lang. So yun lamang po. Maraming salamat. Thanks for watching these videos and I hope na makatulong ito sa atin. Please continue to like and subscribe sa ating channel and see you sa ating next episode.